Pero importante na magsukat muna tayo ng boltahe bago tayo pumokus sa tryak tsaka sa control. Okay, dapat ma-focus tayo dito. Hello mga katek! Welcome back mga kalibuli JT. May gagawin tayong shower heater. Ang brand niya ay Regina. Yan, yung problema nito, ang sabi ng may-ari na ay ayaw daw uminit. Ngayon, try natin isaksak. Yan, kung mapapansin nyo, may indicator light naman siya. Okay, pero pagka nireset natin, namamatay siya. Try natin i-on yung kanyang power switch. Yan, dapat iilaw yung kanyang power indicator light. Pero ito wala eh. Okay, pero umiilaw yung kanyang green indicator. Hindi talaga iinit to kasi wala ang power indicator light. Dapat iilaw yung kanyang pula pagka ino natin yung switch. I-step by step na natin i-repair to. Okay, sanggalin ko lang muna yung hose. Okay. Sa pagbabakas nito, sa mga hindi pa nakakalam, madali lang. Tatanggalin lang natin itong isang screw dito. Yan, kakalasin lang natin yan. Para lang po sa mga hindi pa nakakaalam, kung sakaling nakakabit pa yan sa wall nyo, tatanggalin lang natin yung screw, tapos itutulak natin to. Ganun lang kasimple magbakas. Yan, para may idea kayo kung sakaling makapagbakas kayo ng mga ganitong unit, ganito yung kanyang laman. Okay, yung kadalasan nagiging problema nito yung kanyang red switch. Okay, pero try muna natin uling i-check. Yan, umiilaw naman yung indicator light eh. Pero pagka inon natin yung switch, ayaw mag-indicator light yung power. Okay, ngayon susubukan muna natin yung red switch niya kasi yun naman kadalasan nagiging problema. Ngayon kukuha lang tayo ng tester. Yan, try natin i-set sa times 1 or times 10. Yan, kahit times 1 or times 10, pwede yan. Dapat may makikita tayong papalo. Yan, pagka pumalo siya, ibig sabihin na good yung ating red switch. Okay, check natin, ito yung contact niya. Yan, kung mapapansin nyo, pumalo siya. Ibig sabihin yung red switch natin ay good. Ito yon yung red switch. Yung red switch na yan, nakakontakt yan doon. Pagbaguhan ka dito sa red switch, mapagkakamala mong sira yan eh. Ngayon, ituturo ko muna sa mga nagsisimula. Ano? Okay? Pagka kinontak nga natin to, yan, lagay natin yung test plug, miski magkabalik ka dyan, wala namang problema. Yan, kung mapapansin nyo, pumalo siya. Ibig sabihin niya na may function, di ba? Pero pag tinanggal natin tong red switch, kunwari tinalas nyo, walang contact talaga yan. Pag nadikit yan kasi sa magnet, yan o, pag dumidikit, may kumokontakt siya. Yan yung function ng red switch. Kasi yung kanyang red switch, pagka nakadetect ng magnet, doon lang siya nagkakaroon ng contact. Yan, para may idea yung mga baguhan, para yun sa mga gustong matutong mag-repair kahit papano. Okay? Itong ginagawa natin, may power naman, pero ituturo ko na lang din sa inyo kung sakali na wala ng power, pinipindot lang itong reset na to. Yan. Pagka pinindot natin yan, nagagana na uli yung kanyang power. Okay? Pero ito, ayaw lang uminit. Kaya, yan yung ating isosolve kung paano natin i-re-repair. Okay, na-check na natin yung kanyang red switch, okay naman. Kaya, popox tayo ngayon dito sa kanyang power switch. Ito yung kanyang power switch. Pero po pwede rin dito rin ang gagaling sa board na to. Pero dapat ma-check muna natin yung power switch niya para sigurado tayo. Yan, in-step by step na natin i-repair para dun sa mga nagsisimula. Dahil yan naman yung mission natin para matuto. Ngayon sa pag-check ng ating power switch, yan, pagka tinanggal natin to, yan, picturean nyo pagka hindi nyo kabisado. Yan, kinalas ko lang para mas maintindihan mga nagsisimula. Yan yung kanyang volume control. Okay? Tapos ito yung kanyang switch. Pagka may contact yung switch natin, ibig sabihin,
okay yung ating power switch. Okay? Ngayon, kahit magkabaliktad tayo dito sa tester, wala namang problema. Dapat lang may makita tayong papalo pagka switch on natin. Yan, pagka in on natin, may contact siya. Ibig sabihin na yung ating power switch ay good. Kung sakaling hindi papalo yan, ibig sabihin may problema yung ating power switch. Ngayon, dahil okay itong power switch natin, okay din yung red switch natin, pwede natin i-check din yung triac. Ito. Ito yung triac na sinasabi ko. Minsan nasisira yan. Pwede rin ang gagaling dito sa may control ng triac. Yan dito sa may volume switch. Pinaka-importante talaga mag-check yung voltage muna tayo. Dito tayo sa board mag-check. Dito sa board na to, pwede yung optocoupler. Dito sa supply, itong capacitor kasama yan. Dapat ma-check natin kung ano ang naging problema. Pero importante na magsukat muna tayo ng boltahe bago tayo pumokus sa triac tsaka sa control. Okay, dapat ma-focus tayo dito. Kung hindi ka marunong mag-check yung voltage, dapat nakaset tayo ng DC. Yan, dapat DC tayo. Okay, para makasunod yung mga nagsisimula. Ngayon, ang susukatin natin dito yung diode. Yan. May senior diode yan. Tapos, naka-parallel yan dito sa capacitor. Okay, dapat may masukat tayong voltahe dyan. Ngayon, try natin saksak. Kahit hindi naka-on yung switch. Yan, kahit naka-off yan o naka-on, wala namang problema. Ngayon, susukatin natin yung voltahe dito. Dapat may masukat tayo dun sa may center diode. Yan. May 5 volts tayong nasukat. Panoorin nyo ng buo to kasi sigurado may mapupulot kayong idea sa gagawin natin. Kasi, ganyan, no? 5 volts yung nasukat natin. Okay? Pero, abnormal yan yung supply natin yan. Pagka baguhan ka, akala mo okay na. Pero susubukan natin sukatin yung center diode na yan kung ano yung lumalabas na boltahe. Alas na natin yung AC cord para ma-check natin yung kanyang center diode kung ano yung lumalabas. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo para pagka nag-DIY kayo, alam nyo na yung boltahe ng center diode. Yung center diode natin, hinang ko yan. Baka mapanood nyo na tinester ko to. Tinanggal ko lang yung mismong connection dun sa center diode para makita natin. Pero nung tinester natin itong center diode, may nasukat tayong 12 volts. Yan, 12 volts siya. Pero kanina sinukat natin dito ay 5 volts. Ibig sabihin na may abnormal dito sa mismong power supply. Ngayon na check ko na yung capacitor nito, okay naman. Pero pagka-lobo yung capacitor nito, dito nang gagaling ang sira. Pero ito, normal naman yung capacitor eh. Ngayon, subukan natin i-check yung apat na rectifier diode kung may open. Minsan pagka-open yan, minsan low voltage din yan. Ngayon, sa pag-check nyan, dapat may tester tayo. Yan, saset tayo ng times 1 or times 10. Pwede yan. Tapos, susukatin natin yung rectifier diode, yung apat. Dapat wala tayong makitang open. Pero bihira shorted dyan pagka ganyan ang sira. Ang hanapin lang natin kung open siya. Set lang muna natin. Okay, check natin itong isa. Yun. Yan, pumalo siya. Ito, ganyan din. Dapat dito may palo. Yan. Ibig sabihin, good din yung isa. Ito, pumalo ng konti. Pero pagka binultad natin, dapat papalo. Okay? Ibig sabihin, pares-pares yan. Yung apat na diode natin ay okay. Range tayo ng times 1. Sukatin natin itong resistor na to. Pag pumalo to, okay. Okay yung resistor natin. Pero yung capacitor nito, hindi pa natin na-check.
Ngayon, kailangan natin baklasin itong board muna natin para makita natin kung good yung capacitor. Yan, kalasin lang natin muna. Ngayon, itong sirkuito natin ay okay. Kakakunik yan sa resistor. Tapos, kung pagmamasdan natin yung resistor, nakakunik yan sa capacitor. Pwedeng dito rin ang gagaling ang sira nito. Dahil yung capacitor na yan ang nagko-control dun sa supply ng 12 volts. Tapos kailangan nating tanggalin yung capacitor para ma-check natin. Okay, nakakalas na natin. Yung ginamit na capacitor ay 474 na 630 volts. Yan. Ngayon, subukan natin i-check to. Yan, kuha tayo ng digital tester, tapos set tayo ng capacitor. Yan. Okay, tapos subukan natin i-check kung tinanggal natin capacitor. Kahit na magkabaliktad tayo dito, basta nakaset tayo sa capacitor. Napindot yata. Okay. Yan. Dapat may masukat tayong 474 dito. Pero 36 nanofarad lang. Yan, oh. Ibig sabihin na may problema itong capacitor, kaya pala ayaw gumana yung ating heater. Pero pagka titignan natin, parang buong-buo yung capacitor. Ngayon, nanap tayo ng 474 muna dito. Okay, may nakuha tayong 474 dito. Okay, check natin dun sa tester kung ano pagkakaiba dun sa sira. Pagka ganitong mga mylar, kahit na magkabaliktad yung tester natin. Yan, may 468. Itong capacitor na to, ubra pa to. Kasi may tolerance naman to. Pero yung sira nito, kung i-check na natin, okay. Ayan, nawala, namatay. Okay, check natin. Ito sira, 36 nanofarad lang. Ibig sabihin talaga may problema to. Ngayon, try natin kung dito talaga nang gagaling. Ngayon, miski magkabaliktad tayo dito sa pagkakabit, wala namang problema to. Kasi non-polarity naman. Yung mga hindi pa nakakalam, kahit na magkabaliktad, ay uubra. Step by step ko nang i-repair para dyan sa mga nagsisimula, yung mga hindi pa rin talaga marunong, para may idea kayo. Okay, nung napalitan na natin ang capacitor to, susubukan natin i-check yung voltage para may idea kayo kung sakali talaga na magkaroon kayo ng ganitong problema, alam nyo kung ano yung mga boltahe na kailangan. Yan. Tapos kuha tayo ng digital tester. Yan, naka-off tayo. Yan, kung mapapansin nyo, may indicator light tayo. Tapos on natin itong tester natin. Dapat naka-DC tayo, ha? Yan, lagyan na natin ang ilaw. Sukatin natin yung center diode na sinukat natin na 5 volts kanina. Yan, 12 volts na siya. Ibig sabihin, yung capacitor nga ang naging problema. Yan, normal na yung 12 volts natin. Ngayon, try natin kung magkakaroon na siya ng power yung kanyang indicator light. Roll natin. Yan, kung mapapansin nyo, nagkaroon na siya ng red indicator. Ibig sabihin niya na iinit na yan. Ngayon, isasarado na natin. Ngayon, sa pagsasara nito, simple lang. Para mapadali kayo, itong switch natin dapat naka-off. Yan, dapat naka-off tayo. Ngayon, dito sa cover, yan, may knob yan. Dapat naka-center din tayo sa gitna. Tapos, ilalapat na natin.
Yan, kahit sa simpleng paraan na may ma-share din tayo. Alin ka rito? Sleepy! Yan. Lalak natin. Okay? Ganun lang. Tapos, isutornilyo na natin to. Yan. Dito niya ikakabit yung shower, dito niya ikakabit yung sa gripo. Okay? Ngayon, try natin. Yan, may indicator light na siya. Check natin yung test, namatay. Tapos, pag pinindot ko yung reset nito, mag-on. Okay, try natin itong power. Yan, naka-indicator light na siya. Yan, kung baguhan pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe. Click na rin po yung notification bell natin para updated po kayo sa ating video. Maraming salamat po.